Hi guys! Welcome to my first video of 2021. At sa video na to ay ituturo ko sa inyo kung paano gamitin itong MIDI Commander app para sa ating Chordcross 1. So ano nga ba ang purpose nito? In my case, ginagamit ko siya bilang pamalit dito sa favorites. Kasi nearsighted ako at during live gigs ay medyo nasasapawan ang ilaw na to ng ilaw mula sa stage. So hindi ko makikita kung aling song na yung dapat kong pindutin or aling part ng song. So with this app, itong MIDI Commander, makikita ko na agad kung ano yung dapat kong pindutin kasi ginagawa ko siyang by section ng bawat kantang tinutugtog namin. So bago natin simulan ang tutorial na to, let's do the intro. So bago natin simulan yung tutorial, konting demo muna na gumagana nga itong MIDI Commander. So ayan, exit muna natin siya. Tapos salpak natin to USB Type-C cable. Then ayun, so automatic siya nag-enable. So kapag pumindot ka ng isang patch dito, makikita mong lumilipat rin yung ilaw sa favorites natin. Kasi bawat isa nito ay nakaprogram according sa buttons dun sa favorites panel natin. Ang mga kailangan natin para sa tutorial na to ay siyempre yung app MIDI Commander. Ito, download nyo sa Play Store. At saka printer cable, ito USB A to USB B. At saka OTG adapter. In my case, dalawa yung OTG adapter ko kasi dati yung tablet ko micro USB 2.0 at kalaunan itong MiPad, itong gamit natin ngayon, USB Type-C siya. So ito, bumili ako nito. And since I find it hassle kasi marami nang dadalhin, kung USB Type-C ka, bumili ka na lang ito sa Lazada. So ayan, USB B to USB C. Branded to, Ugreen, yan. Para siguradong durable. So at least, isa na lang yung dadalhin mo. So initially, ito yung makikita natin kapag na-install natin at na-open yung app. Dito sa upper left, makikita natin kapag sinaksak natin yung USB Type-C to printer cable natin, madedetect yung device, itong keyboard natin. Yan, Korg nakalagay, Korg ins. At saka yung number of buttons, ikaw pa mag-decide. However, kapag hindi na-detect yung keyboard mo, punta ka dito sa global settings at itay mo ito dito sa MIDI in mode kung anong gagana sa'yo, on or through. In my case, gumagana tong through kaya yan ang ginagamit ko.
So after natin gawin yung sa global settings, pindutin ulit natin itong 3-dot icon or yung menu, tsaka punta tayo dito sa set cable ID. Take note, once mo lang itong gagawin sa initial setup lang. So yan, since na-setup ko na, hindi ko na yan pipindutin. Pero for new users of this app, pindutin nyo yan para ma-detect at matry niya yung cable niyo kung gumagana. At ito nga, gaya ng sabi ko kanina, ito yung palatandaan na gumagana yung cable natin. Madedetect yung keyboard. Ngayong tapos na tayo dito sa pag-configure, ito sa global settings at saka sa set cable ID. Masunod natin gagawin, magsiset tayo ng number of buttons at number of pages para dito. So by default, naka-20 siya. So ang gagawin natin, since merong apat na banks itong cross, 1, 2, 3, 4, at each bank meron tayong 16 favorites. So total of 64 patches ang pwede nating madala sa gig. So ang gagawin natin dito sa MIDI Commander ay isiset natin yung number of buttons for the current setup to 64 para madala natin lahat yung 64 favorites. At saka set buttons per page, lagay natin sa 16. Yan. So 16 per page. Yan, 1, 2, 3, 4. Representing 16 per page din dito sa favorites natin. Yan. Ngayong tapos na tayo sa initial configurations at na-detect na ng MIDI Commander ang keyboard natin, ang last natin gagawin ay ang mag-configure ng buttons. So kung mapapansin nyo, itong mga virtual buttons natin sa app, meron silang numbers 1, 2, 3, 4, 5, and so on. Dito rin sa ating favorites physical buttons, meron din yung numbers. Kung titignan yung maigi, meron yung numbers sa itaas ng bawat button. So ang objective natin, dapat magtugma yung numbers dito tsaka dito sa app. So halimbawa, kung pipindot ako ng number 4, dapat si favorites number 4 din ang iilaw. 1, 2, 3, 4. Yan. Para maglagay ng commands dito sa ating button sa MIDI Commander, ang gagawin lang natin ay press itong pen tool or edit tool. Tapos, hanap tayo ng button na i-configure natin. So, in this case, may laman na yung buttons 1 to 7. So, si number 8 yung ating i-edit. Ang gagawin natin, press and hold itong button para lumito itong options. Then, rec MIDI message. Yan. So, start recording. Tapos hanap tayo ng button dito sa cross. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So pindutin natin yan para ma-send yung command dito. Then stop recording. So ayun. Then repeat for each and every button dito sa ating panel. Yan. Hanggang sa maubos nyo. Isa-isahin. Isa pa palang option para magaya nyo yung setup ko kanina na yung may titles yung mga buttons at may kanya-kanyang kulay, gawin nyo ulit yung press and hold tapos modify. Then dito gawin nyo ng pangalan at saka itong dyan set kayo ng kulay. So para mabago nyo yan, i-uncheck nitong default. Tapos, yan, hanap kayo sa color palette. Then, press OK kung tapos na kayo. Then, save.
So, kapag nakatapos na kayo ng isang bank sa paggawa ng mga patches nyo, lipat tayo dito sa page 2. So, itong arrow na to. At saka dito naman sa cross, lipat din tayo sa bank 2. Tapos, pindot tayo ng isa sa favorites para ma-activate ang isang bank. Then, i-repeat nyo lang yung steps na pinagdaanan nyo kanina, yung ito, yung edit at saka long press button kung anong gusto nyo gawin, recommended message or modify kung magpapalit kayo ng kulay or title. At yun na yun. So ito, meron pa up to 4 pages. At bago ko pala makalimutan, pwede tayo mag-load at mag-save ng ating setup dito sa menu na to. Dito sa manage setups, pwede tayong mag-load, mag-create, mag-duplicate. At itong folder naman, pwede tayong mag-load ng existing na setup. Halimbawa yung mga backups natin. Or halimbawa kung bigyan ko kayo ng setup na gamit ko for your modification, pindot ka lang dito kung anong gusto mong i-load. Yan. At dito nagtatapos ang ating tutorial kung paano gamitin itong MIDI Commander. Salamat sa panonood at sana ay meron kayong natutunan. Don't forget to comment and leave a like on this video at mag-subscribe na rin sa channel ko for more contents like this.